Magandang buhay mga Repapips dyan. Oh. Nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. So nandito ako ngayon sa Taurus Bike Shop. Dito yan sa Marilao, Bulacan. Para sa panibago na namang bike check video. Ibabike check natin dito ang Kespor Stork Feather CX 1.0. Napakaganda na itong gravel bike. So sa mga naghahanap ng bike dyan at kayo ay mahihilig bumiyahe ng malayuan, at kayo ay pwedeng tawaging bike packer, tamang-tama sa inyo ang bike na ito. Ayan. Bago ang lahat, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Gumagawa nga pala ako ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, bike vlog, at kung ano-ano pang mga vlog. Ayan. So ano pang hinihintay natin mga Repapips? Simulan natin ng bike check nitong Kespor Stork Feather CX 1.0. Ayan na mga repa, simulan natin ang bike check nito. Ang ganda talaga nito mga promise. Ayan o, sa mga naghahanap talaga ng mga gravel bike dyan at mahilig mag bike packers at kung pumunta kung saan saan, tamang tama sa inyo to. So sisimulan natin ang kanyang bike check. Unang una sa kanyang bigat muna mga repa pips. Ayan, tumitimbang itong gravel bike na to ng 9.9 kilogram. Ayan, ang gaang nito mga repa pips. Nakita nyo naman sa thumbnail. Nabuhat ko to gamit ang isang daliri lang oh. Oh, di ba? Ang ganda. At syempre yung frame niya, ayan nakita naman natin. Ang frame na to mga Repapips ay aluminum 7046. So mga Repa, may bago na naman tayo natutunan. Aluminum 7046. Ayan oh. Kung makikita mo mga Repapips, smooth welding siya. Ayan oh, smooth welding dito. Smooth welding dito. Pagdating dito, kaunti lang yung makikita natin na uod ng pagkaka-welding. Ang ganda ng pagkaka-welding nitong frame natin, mga Repa Pips. Ang head tube niya, mga Repa, ay 125 mm. May kahabaan yung head tube niya. Siguro dahil gravel bike ito, kaya siya humaba. Or kung hindi ako nagkakamali, basta road bike, mahaba yung head tube niya. Pakicorrect naman ako, mga Repa. Ayan, at yung down tube niya, mga Repa, internal cabling dito. Isa at dalawa rito. Ayan. So, full internal tayo. Ang ganda, oh. Oh. Tapos, meron siyang ano, pampasikip dun, oh. Para hindi gumagalaw yung housing, oh. Cable housing. Ayan, nakikita nyo mga Repa. Ayan, ayaw niyang gumalaw. So, kung dito sa down tube, dumaan yung tatlong kable, tingnan natin kung saan lumabas. Uy, wala. Walang lumabas dito. Tingnan natin, nasa pinakailalim. Ayan. Mga Repa Pips, meron ditong isa. Isang housing lumabas. Tapos, dalawang cable na lang ang lumabas. Ito, dalawang cable dito. At dito dumaan yung cable ng isa. At ito yung cable housing na nakita nating lumabas. Tapos, ito yung wire o yung cable wire. Ayan, nakikita nyo mga Repapips. Kaya, kung nakikita nyo, napakalinis niyang tingnan talaga. Ang ganda mga Repapips. Oh. Oh, tapos, yung tatak na case for niya mga Repa, silver. Ang ganda kumikinang oh. Parang reflector, ano? Nakikita ko yung ano, kumukha ako. Ayan. At dito sa ibabaw, itong top tube natin, makapal dito, then pakitid. May nakalagay na Stork Feather CX 1.0. Siguro magkakaroon to ng 2.0 sa 2022. Abangan na lang natin. Ayan. At syempre, may logo ng Kespor. K saka R. Kung hindi ako nagkakamali dyan. Yung pagkakadikas nito mga Repapips, makapal na pintura. Ayan, na mayroong konting mga design-design. Ayan. Yung kulay niya, hindi ko malaman kung anong kulay nito mga Repa. Parang gray yata ito eh. Then pagdating dito, blue. Mga parang light lang naman. Light blue tapos medyo konting light gray na may konting green. Ayan, mahina tayo sa colorway mga Repa Pips eh. Ayan. Sukat nga pala itong frame na ito mga Repa. 47 yung top seat tube. 47 cm tapos 50 yung top tube. Eto, sa mga talagang ano dyan, naghahanap ng mga sizing, kung hindi ako nagkakamali, may sizing ditong available na 47, 49, 53 dito sa Taurus. Ayan. At syempre, ito hindi mawawala. Oh. Etong system, mga Repa, tingnan nyo naman. Meron siyang bridge dito at merong tornilyohan ng bike rack. Ayan. Kasi nga, gravel bike ito mga Repa. So, bike packers, kung makikita nyo, meron talagang nakalaan para paglagyan nung fixed
na bike rack. Ayan, bike rack ka, baby. At yung chainstay niya, may sexy, oh. Ang sexy, mga repa peeps. May bewang, oh. Ang cute-cute naman ito. Uy, ang konti, ang liit ng clearance yung mga repa dito. So hanggang dito na lang yung magagamit mo na chainring kasi, di ba, alam ko maximum na tong chainring na to, eh. Yan. Tapos dito dumaan. At the same time, mga repa, yung frame natin, true axle. Ang ganda, mga repa peeps. Hindi yan false, ha. True yan. Ang ganda. Tapos yung dropout niya, kakaiba yung itsura, mga repa peeps. Ngayon lang ako nakakita. Ang laki. Ang laki dito. Nakahulma dito sa may bandang frame. Palagay ko hirap maghanap na itong dropout na ito. At itong chains, seat stay natin, mga repa, makikita mo, ayan, may bewang dito, lumiko, tapos dito bumuka. Ang ganda, bukang buka siya. Ayan. At bukod dito, mga repa, pwede ka rin maglagay dito sa tinidor or fork ng bike rack. Napapansin nyo, mga repa peeps, meron dalawang tornilyo dito, tapos dalawa rin dito. Yun. So, palagay ko, ito yung paglalagyan mo ng bike rack na ito, tornilyo dito. At itong tinidor natin, mga repa peeps, ay carbon lodio. Ayan, made of carbon yan, T800, na meron ditong Kespor na tatak. Ayan, ang ganda nito, makapal yung decals niya. Ayan. At syempre, meron din pa rin ditong tornilyohan ng bike rack. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, mga repa peeps, na tamang-tama ito sa mga bike packers kasi ang dami mong pwedeng paglagyan ng bike rack. Pwede ka maglagay ng bike rack sa tinor, pwede ka maglagay ng bike rack dito sa seats stay. At tingnan mo naman itong tinidor na ito, mga repa peeps. Internal cabling. So, pumasok dito, lumabas dito. Ang ganda, di ba? Ganda na ito. At syempre, kung true axle yung likod, true axle din yung harap niya. Ayan, oh. So, wala kang makikita na naka-usling ganyan. Ang ganda, di ba? Dito tayo ngayon sa hubs. Ang hubs niya ay FOB na ba ito? Formula, mga repa. Paki-comment naman ako. Nakalimutan ko na yung ganitong hubs, eh. Ayan. It's either formula or Fubno. You know? Seal bearing siya, mga lodio. Ayan. Aluminum yung cover niya. Siyempre, alloy din ang ating hubs. 24 holes. Stainless ang ating spokes. Copper ang nipples. Ayan o, sana all may copper na nipples. Ayan o. Siyempre, ang rims natin ay double wall alloy na 30 mm ang lapad nito. Ayan. Tapos yung rim brake niya, wala. Manipis yung rim brake niya. Kasi hindi naman siya gumamit ng caliper. Kaya wala siya nung ano, yung parang, yun na yun. Di ba? Yung pagkakapitan ng brake pad. At yung gulong niya, hanapin natin yung tatak. Traveler. CST. Traveler. Sige, sab. Tamang-tama. Talaga to sa mga nagta-travel. Ayan, sa mga magagala dyan, no? Ang lalayo ng mga nararating, tamang-tama sa inyo to. At yung gulong niya, pagkakita ko pa lang dito, ay, sabi ko, hindi to road bike. Ayan, kitang-kita naman kasi natin yung specs, eh. Kaya, tinanong ko, na-confirm ko nga guys, na hindi to road bike. Ito ay gravel bike. Ayan, at sa likod, ganun pa rin, may letter F ang logo ng ating hubs na true axle, made of alloy yan. Mga repa, pakikorek ako, pakitama. Yan, oh. Kung ako nagkakamali, it's either formula or Fubno yung ating hubs. Ganun pa rin, 24 holes, stainless ang ating spokes, copper ang nipples, double wall alloy na rims na 30 mm, at CXT Traveler na gulong. Ayan, muntik na nating makalimutan ang size ng gulong. 700 by 38C. Harap at likod. 38C. Ayan. Pwede mo pang gamitan ng 45C yan, mga repa. Kasi may space pa dito. Kung makikita nyo, kasya pa yung inliliit ko. Dito naman sa harapan, kasya pa yung intuturo ko. Ayan. So palagay ko, kasya pa to hanggang 45C. Di ba? At pakinggan natin yung ating hubs. Ayun. Makunat na siya, mga repa peeps. Ayan, may tunog na siya. Masarap na siyang pakinggan. Oh, yun, oh. At ang tags natin ay Sunshine After the Rain. So, Sunshine is Z,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 is feet. Na 11 to 34 feet. Ayan. So, hindi niya kailangan ng malaki na ngipin kasi meron naman siyang maliit na chain ring dito. So, kayang-kaya na pa rin to sa ahunan. At kasi, napakagaang nito. Isipin nyo, 9.9 kilogram ng bike nito. Ang daling ihaw nito. Di ba? At ang RD natin, eto, napakaganda. Shimano 105. O, di ba? Ang ganda nito. Ang sarap, mangarap. Ang pulley natin, standard size dito sa baba. Then, oversize yata dito sa, hindi, standard lang din mga Repa Pips. Plastic ito, then dito alloy. Ayan, ang ganda mga Repa Pips. At syempre, dito tayo ngayon sa kadena, KMC. Asa na ba? May nakita yung KMC 11S. Ayan, ganda. Black, white, black, silver, black, silver. O, di ba? At ang ating crankset. Ayan, Shimano 105. 170 mm ang crank arm. Made of alloy. Ang lapad nito mga Repa Pips. Oh. Lapad. O, di ba? Ano yan ay Shimano 105. 50 yung pinakamalaki. 34 yung pinakamaliit. Ayan, kuha tayo ng magnet. Nakalimutan natin magnet ito. Eto na mga Repa, magmamagic tayo. Uy, alloy. Alloy yung ibabaw ng chainring. Tingnan natin yung loob. Uy, alloy din mga Repa. Ang ganda nito. O, alloy nga mga Repa. Ayaw dumikit. Ayaw dumikit. Ang ganda nito. Dito tayo ngayon sa FD. Ang FD niya mga Repa, Pips, Shimano 105 pa rin. Na clamp type. Downpull. Ayan, o, diba? Downpull, o. Ang ganda, o. Uy, nakalimutan natin mga Repa. Meron tayong lalagyanan dito ng dalawang malamig na inumin. Or kung gusto nyo, lagyan nyo ng beer. Ayan, so tubig dito. So pwede mo itong lagyan ng malaking water bottle. Ayan, yung malaki. So, kasi laki ng clearance dito, malayo. Ayan, at ang ating C-clamp, ito yung C-clamp na pang ayaw magpahiram ng bike. Ayan, de joke lang. Ayan, hindi na kasi ito na babaklas, kailangan mo ng pamihit. Ayan, at yung seat post niya, nakakalimutan natin, alloy seat clamp, seat post niya, machine 11, straight, double bolt. Ayan, may natutunan tayo mga Repa Pips. Double bolt na walang setback. Ayan, double bolt pala tawag dito. Ayan, kanina inisip ko bakit naging double bolt. Kasi dalawa yung tornilyo. Yun lang pala yun. At ang pedal natin ay alloy lodi. At kakaiba siya ang haba nung ano niya dito, yung axle niyo. Ayan. So matibay na rin yan. Ball bearing type. At syempre upuan natin, machine 11. Ang nipis mga Repa. At malambot. Ang nipis, oh. Oh. Tapos mahaba, matulis. Yan. At syempre dito, merong kanal. Yan, daluyan ng ihi mo yan at singawan ng utot. Flat na flat yan mga Repa Pips, oh. Oh, di ba? Flat. At pababa yung kanya dito, yung pisngi. Yung pinaglalapatan ng pisngi ng kwet. Gasarap na ito, mga Repa Pips, oh. At dito tayo ngayon sa, tawag dito mga Repa, flare drop bar. Ayan, may natutunan tayo. Kasi tingnan niyo yung drop bar niya, oh. Paslant dito, saka dito, nakalabas siya. Ayan, 400 millimeter ang ating flare na drop bar. Made of alloy na rin niya, mga Repa Pips. Ayan, oh. May kundong lang kakamali, mga Repa, machine 11 ito. Tapos yung stem niya, 90 millimeter machine 11 din. Positive, negative yan. Pwede mong baliktarin yan. Ayun, sabi nga nila, baliktaran, no? O, di ba? Ang ganda. At spacer niya, 10, 20, 30. 32.5 millimeter. Meron ditong maliit. Yan. Ang dust cap niya, alloy, mga Repa, na flat. Ayun, no? Pwede mong islam yung stem niya dito. Ayun, ang ganda. At syempre, dito tayo ngayon sa kanyang STI. Gawa yan, syempre, ng Shimano 105. Ang ganda nito, mga Repa Pips. Shimano 105. STI. Hindi yan yung eskwelahan, mga Repa Pips, ah. Ayan. O, system, ano yata yung mga Repa Pips, integrated, kung hindi ako nagkakamali. Nakalimutan ko na meaning nung STI, eh. At ito, mga Repa, yung caliper niya ay flat mount. Mga Repa Pips, ah, flat mount. Hindi siya post mount. Ayan. Kasi ang liit nito, mga Repa Pips, oh. Ang liit. Meron siyang adapter dito para sa malagay dito. Kasi iba yung
iba yung tornilyuhan niya dito sa tinidor at iba yung tornilyuhan ng caliper. Flat mount daw tawag dito mga repa. Yan ay Fan 1 na Pro 5.0 na caliper. Mga repa peeps, ito ay hydraulic caliper. Mechanical actuated. Yan, ang dami nating natutunan dito sa mountain bike, sa gravel bike nito. Ito mga repa peeps ay hydraulic. Ayan, pero mechanical cable ang nagpapagana sa kanya. Atake niya to para mag-activate yung hydraulic caliper. Ayan, o. Oh. At syempre, yung ating rotor ay 160 millimeter. Ayan, ang ganda na floating rotor. Gawa yan ng Pro by N. Ayan. So, pag ginamit ko to, magiging pro ka na. De joke lang. Syempre, sa likod, ganun pa rin flat mount na Fan 1 may hydraulic caliper mechanical actuated. Kung hindi ako nagkakamali, yun nga yung tawag doon. Sa likod naman, mga repa, 140 millimeter ang kanyang floating rotor. 160 dito sa harap. Ayan, kung nakikita nyo, mga repa, 160. At dito sa likod, 140. Ayan, mas malakas daw yung ano eh, yung braking power pag mas malaki. Halotech na crank arm. Nakakalimutan nating sabihin nyo na Shimano 105. At ang kanyang BB, buti pa ang bike may BB, bottom bracket ay Genie Yee. Ayan, siguro pag hinimas ko to may lalabas na Genie. Ayan, Genie in the bike. O, sa palagay ko, wala na tayong nakakalimutan dito. Ang ganda na itong Kesport Stork Feather CX 1.0. Palagay ko malayo mararating ng gagamit nito. O, di ba? Thumbs up. Ayan, mga repa peeps, ang ating bike check ng Kesport Stork Feather CX 1.0. Zero na may group set na Shimano 105. Napakaganda nito mga repa peeps. Nagkakahalaga nga pala dito sa Taurus Bike Shop itong bike na ito ng 44,000 pesos. Ayan, kita niyo, mabilisan lang, oh, di ba? Ayan, tumatanggap sila dito ng cash at home credit para sa mga gustong kumuha ng hulugan na bike. So marami pa sila dito ng bike, mga repa. Ayan, ilalagay ko sa description yung kanilang Facebook link, contact number at Google Map sa mga gusto mag-avail na mga bike nila dito at itong ating pinay-check na Kesport Stork Feather. Ang ganda at ang gaang nito mga repa peeps. Malayo mararating mo dito. Ayan. Huwag kalimutan pindutin ang subscribe button mga repa peeps. Hanggang dito na lang ang ating video. Road to 8,000 tayo mga repa peeps. Bye-bye. Salamat. Babayush. Kita-kita sa susunod na bike check videos.